ano-ano ba ang mga na-appreciate ninyong bagay sa isa't isa? Kayo, lalo na kayo, syempre kulang kayo ng isa, pero for this moment, kayo muna tatlo. Start na tayo kay Elise. Ano yung na-appreciate mo sa iyong dalawang kaibigan? Actually, I've known them for a long time. Pero ngayon, yes. The good son, magkakasama din kaming tatlo. Mga bagets pa kami noon. Pero ngayon, syempre, nagkasama-sama kami and mas nagkaroon kami ng bond together sa show na to. Masasabi ko lang, parang na-appreciate ko na yun nga po, na hindi kami araw-araw nag-uusap or alam namin na hindi namin kailangan mag-usap araw-araw. Pero pag magkakasama kami, parang comfortable enough kami na mag-share ng personal life namin sa isa't isa. And makakarinig ako ng mga real talk. Pero at least, alam mong totoo yun. Alam mong parang sinasabi nila yun. Kasi may care sila. They love you. So, at sinasabi talaga yung harapan. Hindi yung sinasabi patalikod. Oo, sa likod. Mas okay na yun. Yun yung na-appreciate ko. Kasi harapan, kahit sabihin yun na nga, kahit ano, basta harapan, mas maganda. Ikaw naman, si Alexa naman. Ako, ang na-appreciate ko po sa kanila, kasama na rin po si Charlie, yung energy na binibigay nila. Kasi I'm a very, I wouldn't say low energy, pero introvert kasi ako. So, lalo na kapag nagtitaping yan, tahimik lang ako sa tabi, ganyan. Tapos may times low battery na ako, drained na. Sila talaga yung bumubuhay. Oo, Alexa, huwag ka masyado mag-work dyan. Tumika ka dito. Oo, ganyan sila. Work kasi, sa work, dito ka, magkwentuhan tayo. Yan, ganyan sila. So na-appreciate ko yun kasi minsan masyado akong tutok sa ibang bagay or masyadong seryoso. Sila yung nagbibigay ng happiness o ng energy. Sabi ko nga po, habang nagpa-promo kami, may mga times na yung sumisimangot na, ganyan. Sabi ko, alam mo, kung hindi kayo yung kasama ko, hindi ko na alam. Tsaka hindi ka maiintindihan ng ibang kasama mo. Ito, iniintindi ka nila kasi ang energy nila masayahin eh. Parang gets nila na, si Alexa, ano yan, 40% siya ngayon. Bigay natin yung 60% natin. Lumabas siya ngayon. Sige. Yes. Cute naman. Yes, Liza. Ganun yan, nakakatuwa. Kasi gantong tanong, di ba, pag nagigest ako dito, pang ano masasabi mo sa jowa mo, ganyan. Ito nakakatuwa kasi friendship naman. Ang tagal na naming magkakasama, pero dito sa Pera-Perasong Paraiso, talagang magkaka-eksena kami. May mga mahihirap na eksena din. Nagtutulungan talaga kami. As in, hindi siya parang obligado kang magtrabaho. Ne-enjoy ko din kasi silang dalawa yung kasama ko. Plus si Charlie din na napaka-hyper din. Si Alexa laging may pagkain kaya gusto ko siya laging kasama. Laging busog ang mga tao sa set kasi nandun si Alexa. Lagi mo nilook forward na magkita-kita kayo. Oo, kasi iba-iba yung mga ambag eh. Yes. Si Elise sumihiwalay kasi sabi niya ayaw niya muna, wag muna kayong sumama sa akin ha. Kasi sabi ko sa kanila, masyado kung ano sa kanila, happy-happy kasi talaga yung feeling ko and yung vibes kapag sila yung kasama ko. So minsan pag sa taping, yung role niya, kailangan ko silang kainisan. Minsan hindi ko magawa, te. Sorry. Ano muna ako? Away muna tayo. Pero ang ending, nandun siya sa tent namin. Sabi na umaga, guys, please, galit-galit muna tayo ha. Kasi ang hihirap ng mga eksena eh. Cute niya naman. Tapos maya-maya, wala na magkakasama na ulit. Nakapagtuhan ulit kami. Pare-pare rin silang mga teens noon, no? Yun. Nakakabagets din talaga. At saka yung ito, iba yung ano eh, sa mga kasama ko sila, masaya talaga. Wala kang ma-feel na bad vibe. Wala, lahat relax lang, masaya lang, ine-enjoy lang yung trabaho. Tsaka pag walang meron competition, di ba may mga ganyan? Kapag meron mang kunyaring wala sa mood sa amin, kasi syempre tao lang, naiintindihan na namin, gets na namin, oo. But isn't it wonderful na yung nagtatrabaho ka, pumupunta ka sa set, which is, it's hard kasi halos everyday yun, napupuyat kayo. Pero kung ganito kilala mo lahat at friends mo yung mga, you'll really look forward to work, di ba? Parang hindi ka nagtatrabaho. Ang galing po kasi yung chemistry namin, it was natural. It was natural. Hindi siya pinilit. Oo.